What's up mga ka-spanner? So, alam nyo ba yung manly? So mga ka-spanner, kung hindi pa yung nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe and hit the notification bell, find all, like, and comment. Maraming salamat po. Siyempre, yung alam na, so alam na nila kung ano ang trabaho. So, sa hindi pa alam, ito yung ginagamit pang akyat ng kusti pag mag-ayos ng kuryente. Tulad yan. Yan. Yan, kusti yan eh. Yan. Tapos, yung mga punong yan, lalo na pag may puno na medyo malapit ng nakadikit o ang iba nakadikit na nga sa kurente, so kailangan putulin yung mga ganyan. So ito yung manlit, isa sa device na ginagamit. Napaka easy na lang. So yan, yan dito, dito yung tao. Tapos ilip to mataas. Ito mga 20 meters to ang kaya niyang abutin. Yan. So mataas. Tapos siyempre yung mga brands lang ang putulin mo. So mahirap, di ba? Napakahirap. So ngayon, pero hindi yan ang problema. Pinaano lang, pinaliwanag ko lang yung sa hindi pa nakaalam. So ang problema talaga ni may sira. Hindi tulad niya sinisiraan ka. Ito, kusa siyang may sira. Siya talaga ang may sira. Walang sino mang nagsisira, kundi siya mismo. Siguro sa sobrang tagal na. Sa sobrang tagal na, katulad nyo, matagal na kayo. So, pwede ba, ito, ang problema niya, grounded. So, yan, makikita nyo. Grounded. So, nilagyan ko ng insulator. Yan. Kasi pag paanda rin ko, tapos ilagay ko sa PTO, ano siya eh, kusang mamamatay pag naka-PTO na. Pag hindi mo ilagay sa PTO, yung makina hindi mapatay. Tuloy-tuloy lang ang andar. Pero pag i-PTO mo na, yun, mamamatay ang makina. Kasi electronic siya eh. So, parang naka-engine shut off. Pero nung tiningnan ko yung dalawang engine shut off, walang problema. So yun, yun sa ano, grounded yung mga wire na uninsulated na. So ngayon, ininsulate ko, yan yung nakikita niyo sa link. Tapos okay na siya, umaandar na. Tapos may isa pang sira. Hindi matapos-tapos ang sira. Isa, hindi lang isa kundi dalawa. Ngayon, ang pangalawang sira niya, yan, ito sa trigger. Mas importante ito kasi pag ang trigger masira, pag ang trigger masira, yung boom automatic mag shutdown yan. Hindi na yan aandar or hindi na yan gagalaw kasi may sensor siya eh. Nakasipti nga eh. Kasi ito pag masira tong itong trigger, pag masira to, sigurado talaga mag automatic shutdown siya kasi para hindi siya maano, ma-out of balance. Kasi trigger to eh, itong pwersa to eh. Tulad ng tao, pag pilay yung isang tail mo, di siyempre ma-out of balance ka. So, kung hindi ma-ano sa swerte, matutumba ka talaga. So, ganyan din dito. For safety purpose. Kaya kahit okay siya, kaso may sensor,
hindi siya gagana, hindi siya gagalaw. So ito yung ano, pangalawang sira. Ito yung pangalawang sira. Ito yung outrigger. Apat to eh. Apat. So, ngayon, nakita namin ito. Ito yung problema. Yan. Ito, nawala. Yung doon sa kabila, kasi matagal-tanggalin yun eh. Ito na lang ipapakita ko. Yung sa kabila, ito nasira. Ang dito naman sa kanya, ito, yan. Hindi nailagay ng gusto yung bulitas. Ito, yung bulitas. Kita niyo. Nasa gilid. So, dapat nakasintro yan, dyan. Kasi siya ang mag-ano eh, mag... parang ang pressure niya, pag ibigay niya na doon sa trigger, hindi siya kusang babalik. Kaya ito yun, mag-isiran niya. Kung papasok, pwedeng papasok. Pero pag balik, ayaw niyang pabalikin. Ito yun. Ito yung trabaho niya ng holding bulbs. Kaya nga, tinatawag na holding. Kasi gusto niya lang hawakan. Pasok lang ng pasok. Hindi ka pwedeng lumabas. Ito yung trabaho niya. Kaso kung may mas kukuntra pa sa kanya na mas pressure din, yun pa. Kasi ang trabaho niya up, up, down, up, down. So yan. So wala pa kaming mahanap na pisa. Ibabalik lang muna para hindi madumihan. Yan. So, mga ka-spanner, hanggang dyan lang muna. I-update ko na lang kayo pag okay na, mabili na ng pisa. Tapos, trabahoin, tapos testing, ipakita ko sa inyo kung gumagalaw na siya. Kasi ngayon, sira. Wala tayong magawa, sira talaga. May pisa nga nawala. So, shout out pala kay Jumarnis, yung kasamahan ko. Yan, shout out sa iyo Jumarnis, kaibigan ko. Sana mag-invite ka pa ng marami para sa akin. Okay?